sa tuktok, sir. Ayun. Nandyan ako sa tuktok. May dakan. Unang sundalo na sumampa, nakapasok sa compound, sir. Unang sundalo. Tatlo yan lang sila eh. Nakasampa sa fire truck natin. Ako doon sumamis na ako po ang nagtipa sa aking mga kamay. Kinawag ko po yung mga kasaman. Mga kapatid, alina kayo kasi. Kinikilala naman natin yan. Kasi yung the fact that you violated the law and you are a law enforcer, no, alagad ka ng batas. Hmm. Eh, hindi ka na alagad ng batas niyan. Animal ka na. No? Oh, tsaka, Sir Jay, umagang-umaga, pupunta ka dun sa Glory Mountain, naka-full battle gear ka, as sasalubong sa'yo yung mga magsasaka dun, mga... Indigenous people pa yan. Mga IP pa, kapatid natin na IP. Mga members of the Kingdom Siyempre, of Jesus Christ. Magsasaka ka. Ano bang gamit mo? Ballpen? Natural yun. Itak talaga. Natural yun. Ikinagulat na ba kahit yun? Nga dito sa, kahit nga dito sa amin, sa bukid, sa paanan ng Mount Apo, hindi nawawala yung lagaraw eh. Oo. Siyempre, pagka dumating ka ron, aba, hindi pwedeng hindi ko hawakan yung lagaraw ko. Di ba? Oo. Eh, yun ang ginagawa araw-araw na yun ng mga magsasaka Correct. At mga kabayan natin dyan. Kasi nasa bukid nga, di ba? Nasa bundok. Yung mga hinuli at pinusasan itong mga otoridad. Pero malinaw yung sinasabi ni Attorney Sir Jay, ano? Na kapag may arrest, mag-i-issue ka ng arrest warrant, eh dapat nakita mo na pumasok sa isang lugar, sa isang property, ang hinahanap mong tao. Eh may nahanap ba silang tao doon sa properties na yan? Ang operative word kasi dyan, Jade, ano eh, on-site eh. Oo nga. You serve the warrant on-site. Pag nakita mo yung dapat mong hanapin, pagsilbihan ng warrant, no? Pero kung sa Bisaya pa, magbintot-bintot ka lang, mamasin lang ka nga. Tagna-tagna. O, tagna-aon lang ni mo, malagmit na anadre. Hindi po pwede yun. Apo, so Jay. Kaya nga, importanteng matuto itong mga pulis natin, ano, hindi yung babara-baraba. Kasi okay lang sa kanila, ngayon, ganyan, marami kayo, matapang kayo. Hmm. Pagka kayo nakasuhan na, kailangan nyo ng abogado. Hmm. Tapos, pag kinasuhan kayo sa Napolcom, suspendido yung sweldo nyo. Paano yung pamilya nyo? O, si yung bang nag-uto sa inyo, makikialam ba? Hindi. Wala naman kayong legal service sa PNP na may libreng abogado. Oh. Kaya nga, Sir Jay, sabi pa nga ni Attorney Torion, sa law school, hindi naman tinuturo yung ganong paraan. Natatanong natin, dududa tayo, may bago na bang batas ngayon? Nagbago na ba? Kahit sa criminology, no? Kaya nga importante yung mga ano eh. Kahit sa PNP, ako nakapagturo ako sa PNP, walang ganyan tinuturo eh. Hmm. O malayo, no? Itong, kasi ito, kwan ito eh, mga asa, kwan nga eh. Parang hindi malaman kung ginagawa na uto-uto itong mga sundalo o itong mga pulis. Eh, hindi po maganda, no? Kayong mga pulis na nakikinig, lalo na sa mga bayan-bayan, because this may not just be the end of it, no? Baka mamaya may mga ganyan pang ibang kautusan sa iba't ibang mga lalawigan. Opo. Eh, maghunos dinili po kayo kasi hindi po tama yung ginagawa. Opo. Sir Jay, na makakausap natin ngayon ang isa sa mga KOJC minister, dati rin kasama natin dito sa SMNI at nasaksihan niya mismo kanina yun. Kanina ano, yung pag-iyak ng mga bata na makita yung mga mahabang baril ng mga kapulisan na papasok sana doon sa central compound ng KJC. Nasa ating linya si partner Carlo Katiel. Partner, may buntag. May buntag, Father MJ and Sir Jason sa may buntag kaniyong tanan. Opo. Partner Carlo, maaari mo bang ma-describe yung nakita mo kanina, no, na pag-iyak ng mga kabataan, na trauma, madaling araw, mga pulis na mahaba yung baril yung kanilang nakita sa labas ng gate? Yes, actually 4 a.m. po yun. So every 4 a.m. meron po tayong devotional prayer. So lahat po ng mga full-time medical workers at mga kapatiran po natin, nasa Kingdom Plaza po tayo, 4 a.m. Then, pag dumaw po namin, may nakausli na po na ulo. Yung gate po natin, malapit lang po sa devotional area, yung main gate po dito sa Kingdom. Eh, niyug-yug na po na yung gate. At may nakadungaw na po na ulo. Ulo na naka-full battle gear. Doon na po, may sirin po tayo, takbuhan na po doon sa harap. So, may una po nakasampa. Nagtaka po eh, may una nakasampa agad isang pulis na full battle gear, head to foot yan. Yung parang susulong ka sa gera, high power firearms lahat.
doon, inakyat ko doon kasi may nakaharang tayo na fire truck sa gate mismo. So, hinarang fire truck, umakyat siya doon, inakyat ko rin doon. Tapos, para kami nagpatintero. Tapos, nagsigawan ako, "Sir, meron po kaming lawyer, maghintay po kayo." I insisted na meron pong lawyer at hinanap ko, "Sir, ano ba to? May search warrant ba? May warrant? Ano ba to, sir? Ano bang operasyon to?" Wala silang narinig. Continue lang sila. And then, pumapal na yung mga kapatiran natin sa likod, sumampa na rin sa fire truck, sa likod ng gate. At doon, nakita ko, no, full battle gear, ilang platoon, battalion bang tawag dyan, hundreds of them. Alam mo yung pinapadala sa bakbakan doon sa Basilan, sa mga rebuilding NPA? Ganun po, sir, kagarapalan at kabastos ang ginawa nila. Biruin mo, sir, nagdala sila ng mga ladder. Ladder, kasi nga aakyatin nila yung gate natin. Kasi nga, hindi tayo aalis kasi I insist, "Sir, meron po kaming lorry, pwede ba makaghintay?" Pero hindi po, sir, para po mga ambastos-bastos. Then, sir, nabuksan nila yung isang gate. The right wing of the gate, nabuksan nila. Lumabas na po tayong lahat doon. At doon na po, sir, may mga commotion na po nangyari. Tayo po dito sa Kingdom of Jesus Christ, very peaceful po. Kaya nakikiusap kami noon, "Sir, huwag po niyong ganyan. Huwag niyo pong gibain yung aming mga bakod at ang aming mga gate." Biruin mo, tatalian ng bakal sa gate at may truck silang dala ng napakalaking truck, hihilain para lang masira ang gate at makapasok sila. Ano to, garapalan, bastusan ito? We are peaceful human being here. Ang hinahanap lang namin, "Sir, ano bang operasyon to? May papel ba kayong ipakita?" They are all silent. Sinabi pa namin, "Sir, may lawyer po kami, sir. Please, hintayin niyo po yung lawyer namin." Pero parang wala mga puso. Biruin mo, peaceful po, private compound po ito. Marami po dito ang pinapakain, tinutulungan ni Pastor, mga full-time workers. May mga minor de edad, mga kabataan na tinutulungan, mga anak ng full-time workers. Meron dito mga matatanda, 70, 80 years old, mga kabataan na tinutulungan ni Pastor na dito na nakatira sa loob ng Kingdom Compound. Private property po ito. Simbahan, church property po ito. At ang kanila lang pong parang wala silang narinig. At nakabalandra yung mga lalaki nila, mga baril. And we are unarmed. Wala po tayong mga baril dito. Kaya nga, ang nakapagtataka niyan, after that, pinadala pa nila yung mga anti-riot team nila. At doon may mga malalaking mga truck from police, Region 10. I don't know kung protocol ba yan. Grabe no, buong puwersa. Mayroong Special Action Force, merong National Bureau of Investigation, merong CIPG, merong PNP, Region 11, 12 at saka 10. Meron pang mga special agent na palipad-lipad pa ng mga chopper dyan, pagkapanggapang pa mga sniper dyan. Alam po namin nun. And we are harmless people. Wala po kaming bit-bit na mga baril kahit anuman. Ang pinakausap namin, "Sir, mahinahon po kami. Ano bang gusto ninyo? May lawyer po kami." They are really forcing themselves para makapasok sa mga gate po natin. Ito, pinapwersa nila. Pero ay mo, nakakatulakan na, mayroon kawawa yung kapatira natin na babae, ang liit-liit pa naman. Hindi ka maawa niya, walang kadala-dala, natumba na, aapakan mo pa ng combat boots mo. Ano yan, karapala? Anong treat nyo sa amin, mga kriminal? Yung mga ginagawa niya, doon yung dapat sa mga bangag at mga kriminal. Kami dito, sir, we are living peacefully dito sa compound. Kaya hinihinga natin sila ng papel because we will surely obey kung ano po yung law. Tingnan mo, sir, about mga 1 hour and 30 minutes, dumating yung mga lawyers natin. Represented po, ano ba yung gusto nila? Ganito, meron pong sila mga nakasulat doon na mga buildings na bibisitahin, Bible School, JMC, Kingdom. Halugugin nyo. So, 4 teams po sila. 16 to 17 na mga tao. May representative ang CIDG, legal team nila, NBI team. May lead leader po sila, lead sa grupo nila. At saka mga tampo na mga full battle gear, papasok talaga. Pinayagan natin, sir. Pinayagan natin. They search every building kung ano yung nakasulat doon sa search. Yun po ang gusto. Organize po tayo. Nakita nila, sir, hindi po kami masasamang tao. Hindi po kami yung mga gusto ng kaguluhan. Ayaw namin ng kaguluhan. Kung kayo, mga basag dyan, bangag dyan sa gobyerno, puro ang mga utak nyo, puro kaguluhan. Ayaw po namin kasi yan po ang turo ni Pastor Kibuloy sa amin. Mahinahon po kami. We wanted na i-lay down nila ano ba ang gusto yung i-search kung meron bang search. Yung warrant. Correct. Kailangan ba yun, sir? Nag-ibain yung property? Itong property ng Kingdom of Jesus Christ, sir. Sakripisyo po ito ng mga full-time miracle workers, Kingdom Miracle members. Ni Singkong Duli, wala po silang contribution dyan. Tapos sisirain nila ng ganyan. Garapalan sa basusan, this is really overkill. Padalhan mo, sir,
ng mga operatiba special mission ang harap sa iyo, mga kababaihan, mga kabataan, mga baybutin, mga matanda sir na inaruga dito sa loob. Walang kalaban-laban, tututukan mo ng mga baril na ganyan, aapakan mo ng kombatsyos mo, hihilain mo, ibalandra mo, ibalibag mo. Sir, that is really, really barbaric action. And then, sa kapulisan, you are there to serve and protect. Yun yung tagline natin, to serve and to protect. Sino pong pinuprotektahan ninyo? Kanino po kayo naninilbihan? Ay ilan lang? And then you will just tell us, oh, sumusunod lang kami ng utos. Wala ba kayong puso? Hindi ba nyo nakita? We are unarmed. Ni isang baril, wala nga kayo nabit-bit palabas, di ba? Then you believe na may private army, marami mga baril dito, that we are dangerous? Look at that. How unfair and injustice ang gobyernong ito. Tingnan nyo yan, sir. Sa mata, ako nandun mismo in the front line po. Kawa-awa po ang ating mga kapatiran, sir. Kawawalang kalaban-laban, sir. Biruin mo ganyan, sisirain lang. Pupunta kayo dito, sisirain lang. We are more than willing and welcome. Papasukin po kayo. Huwag po kayong maging barumbado kasi hindi po kami barumbado. Hindi po kayo naturuan ng mga magulang niyong mabuting asal. Dito po sa loob, live with us, manirahan kayo dito. Alam niyo po, ni even a single evil, hindi po tinuro ni pastor sa amin. Tapos ganyan ang ginagawa niyo sa amin. Grabing kababuyan po. Kababuyan po ang ginagawa nila dito. This is a religious and church compound. Kung may ginawang kabulasugan, pang-abuso dito sa loob, kami na mismo ang lalabas. Kami mismo ang aalis. Sino pong mas nakakilala kay pastor? Kayo dyan na nasa labas? Kayo dyan na nabayaran? Kayo dyan na tikilkun sa bahan? Because for a mere amount of money, you sacrifice your honor, your dignity? Dito, sir, alam nyo, buong buhay na namin ito, nakataya na dito kasi alam namin ang katotohanan namin pinatayuan. Mamatay, mabuhay kami dito, sir. Kaya nakita nila yan. Bukal sa aming puso, puro kabutihan. And then, you will just arrive here in the wee hour of the morning, sir, alas 4. Buti na lang, prayer po namin yon. And then, raratsakahin ninyo kami. Papasukin ninyo kami ng ganyan-ganyan. Gigibain ninyo mga bakod namin, mga gate namin, pwersahan. Kami na mismo nakikiusap. Sir, sandali lang po. Meron po kaming lawyer. Pwede po natin pag-usapan ito. Biruin nyo yan. Para mga sabog, mga bangag. And I'm calling the attention to ninyo yung mga lead leader nila, team leader nila dyan, commanding officer nila dyan. Ganun ba tayo ang operation natin, sir? Kami na mismo nakikiusap. Any building sa loob, you can search it. Pero sa loob, sir, dapat may lawyer. Dapat, sir, mayroong mga video, may media po tayo. Dapat nga, may barangay captain, may official para makita. Makita, fair and square po tayo, sir. Bakit nyo gaganyanin kami? And then, ihaharap nyo sa amin. Try to imagine. Yung mga nakita ko lang sa palabas, sa movie. Yung full battle gear ka, may mga sniper, may mga machine gun, may mga granada. Everything dinala nila, sir. At dito, walang kalaban-laban po kami, sir. Ang sa amin lang, makiusap, may hinahon. Lay down everything. Gusto lang po namin makipag-usap. Ayaw namin ng gulo. And then you will force yourself inside. Tututukan nyo kami ng mga baril. Wala po kami kalaban-laban. Kung pagbabarilin ninyo kami dito, sir, wala kami magawa actually. Wala. Wala kami magagawa dito. Pero tatayuan namin ang katotohanan naming alam. Hindi po kami aatras. This is pure abuse in power. This is pure abuse in authority. Porkit ba't nasa kapangyarihan kayo? Gaganyanin nyo na kami? Try to see the record of each worker, each member. Wala po kami criminal record dito. Puro po pagtulong ang tinulong ni pastor dito. Tinuruan, binago po ang buhay namin. And then you are there carrying those weapons. Hindi po mga ordinaryong baril, sir. Sir, hindi po mga maliliit, mga maiksi na mga baril. Matataas na kalibre ng baril. Carlo? Matutroma po mga kabataan, mga minor dito nandito because nag-prayer po kami. We are having our prayer here. And then sasalakayin ninyo kami. Ano ito, sir? War zone? Ano ito, sir? Iraq? Very peaceful po dito ang compound na ito. Carlo, pinapakita natin ngayon si Jade ito, Carlo. Pinapakita natin ngayon para lang maintindihan lalo ng ating mga kababayan, masundan nila. Itong ipinapakita natin, may isang fire truck at nagkaroon ng komosyon ata, nag-akyatan yung mga
missionary workers. Andito ka ba that time, Carlo? Ito ba yun? Nandyan ako sa tuktok, sir. Ayun. Nandyan ako sa tuktok. May unang sundalo na sumampa, nakapasok sa compound, sir. Unang sundalo. Tatlo yan sila eh. Nakasampa sa fire truck natin. Ako doon sumampi yung sundalo. Ako po ang nagdipa sa aking mga kamay. Tinawag ko po yung mga kasaman. Mga kapatid, halina kayo kasi pwede saan pinasok and I always exist. Sabi ko, sir, huwag po natin gawin ito, sir. Oo, nakikita. Meron kami mag-uusap po. Nakikita ka namin dito, naka-jacket ka. Yung likod mo may numerong 01. Ikaw ito. Yes, oo, para yes, sa mga yes. kababayan, masundan nila itong video. Talagang, ano, yung mga otoridad. Yes, sir. Pinipilit. Sir, alam mo yun, sir, yung parang sasalakayin, sir, yung mga drug den, yung mga sindikato, yun yung utak nila. Diroy mo, and then when they found out, wala po kami ni isang armas, walang kutsilyo, wala lahat, sir. Dala-dala namin, sir, ID, pito, payong. Diroin mo yan, sir? Tapos prayer tayo. Tapos ganyan, three of them. Buti na lang po, sir, kung magtaka sila. Na-push po namin sila outside. Because that is trespassing. Hinahanap namin yung papel. Black and white po tayo. Pakita nyo. Ano yung search nyo? Bakit kayo papasok ng bigla sa compound po namin? Bahay namin ito, sir. Dito po kami nakatira. Kung yung bahay ninyo papasukin, papayag po kayo? Bahay niyo illegal na papasukin, kikibain yung bahay niyo, papayag ba kayo? Ito bahay po namin, dito po kami naninirahan. Totoo yan. Tapos papasukin, babasukin, babuyan po tayo. Oo, at malinaw, ha? Para sa ating mga kababayan, naputo lang, balikan lang natin si Brother Carlo, malinaw na walang ipinakitang dokumento muna bago isinagawa yung kanilang paglusob dyan. Nakikita po ninyo, nagkaroon ng komisyon yung mga missionary workers bago lang po natapos, bago lang nagsisimula yung prayer natin dyan, partner. Ha? Ang malinaw, partner, raid muna bago paliwanag. Yun nga eh. Pero walang search warrant na dala. Walang arrest dokumento. Arrest order ang dala. Oh. So, Sir Jay. Yan ang kikita natin ngayon sa video na ito. Nagkaroon nga ng komosyon pala. Itong ating kanina yan. Dyan. Pag madaling araw. Yun nga, pinipigil. Nakikita po natin kanina doon sa fire truck. Yun po si partner Carlo. Yan po, nakikita po ninyo. Talagang matapang na umakyat at kasamaan, sunundan ito ng mga kasamang missionary workers din. Ha? Tignan po ninyo mga kababayan, ha? Kung paano po itong mga kapulisan natin persahan na gusto talagang pumasok. Pwede naman, sabi nga, willing naman, open naman silang papasukin sana. Kung merong ipinakitang dokumento, wala eh. Bigla-biglaan po, mga kababayan, itong ginagawa po ng mga otoridad. Wala po silang tamang proseso. Ganyan na ho ba ang Pilipinas ngayon, Sir Jay? Parang lumalabas tuloy yung mga pulis natin dyan. Hindi naman natin nilalat, pero yung mga nandyan, puro maledukado eh. Oo, nakakahiya mga officers dyan. Kanina, mabuti na lang at may dumating na koronel na medyo siguro mas matino ang pag-iisip. Mm. Kasi itong mga ito, pag napag-utusan, hindi po kayo sundalo. Ha? Pulis kayo. Ang pulis, ang linaw-linaw ng batas, civilian in character, national in scope, umasta kayo bilang civilian.